Magandang umaga po sa inyong lahat. And kumusta naman po kayo? Kumusta naman ang inyong walk with God? Kumusta naman po ang inyong pananampalataya ngayon? Ngayon po, ang i-share ko sobrang simple lang po. Nare-recognize niyo po ba ito? Yan, ito yung ginagawa ng mga nag-makeup artists. Yan. Ito po ay pencil. And specifically, pencil number 2. Number 2. Yan. Alam niyo po, every time na nakikita ko ang pencil number 2, ang natatandaan ko is merong mahabang test. Alam niyo po, napaka-importante ng number 2 na pencil kasi required to sa lahat ng standardized fill the bubble test, 'di ba? Sa mga license exams natin, for us to become professionals, yung mga bar exams, yung mga college entrance exams, 'di ba? Ang pinaka-standard na kailangan is number 2 na pencil. Kaya kung estudyante ka, kailangan meron kang number 2 na pencil on hand. Matinding test at mahaba-habang test ang mai-encounter mo. And tayo din po, bilang mga Kristiyano, tayo po ay matetest din sa buhay natin. Matetest din po tayo in many ways. And itong testing na to sa ating pananampalataya, hindi kailangan at hindi masusolusyonan ng pencil number 2. Our faith will be challenged by different kinds of people na makakasalamuha natin sa ating buhay, sa ating experiences in life, sa friends natin, sa school natin, pagdating sa work natin, sa professional life natin. Our faith is gonna be tested. Meron kasi mga tao na makakasalamuha natin na hindi naniniwala sa Bible. Merong mga tao na makakasalamuha natin na naniniwala sila na Jesus is a great teacher, pero hindi sila naniniwala na He is the Son of God. Merong mga tao din na hindi naniniwala sa creation. Meron din mga tao na ang paniniwala nila in regards sa Bible, in regards sa lahat ng mga nangyari dito sa Bible, is all myth. Myth. So we are gonna be tested in our faith. So tayo, as students, no, kung nagpe-prepare tayo sa exam, how can we as students prepare for the exams, for the tests? Siyempre, kailangan natin ng textbook. Every time na merong tests in regards sa school, we always refer to our textbook. And sa ating buhay Kristiyano, ang kailangan natin pagtuunan ng pansin in regards to answers to tests is through the Bible. In the Bible, dito natin makukuha yung answer sa ating mga questions. Pero we can also refer to other books that talks about God, that talks about Jesus, that talks about faith. Or at the same time, pwede rin tayong mag-consult sa ating mga elders, pwede rin tayong mag-consult sa ating mga pastors, sa mga leaders sa church, mga spiritual mothers natin, spiritual fathers natin. Kasi you know what guys, sinabi sa Bible na everyone is gonna be tested. Wala pong exemption yan. Lahat po tayo matetest ng ating pananampalataya, ng ating walk in life. Sinabi nga po sa 1 Peter 4 verse 12, "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed." Kaya po lahat po tayo matetest. Si Jesus nga rin po na-test eh. Na-test siya ni Satan nung nag-fast si Jesus ng 40 days and 40 nights. Diba? Tinest siya and tayo din po. Pero don't be afraid mga kapatid. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon ngayong umaga na merong test. Pero God is gonna be guiding us along the way. And I pray kasi gusto rin ng Panginoon ang cooperation ng bawat isa. Cooperation ng bawat puso. Kaya po, I pray na sa ating mga munting devotion is unti-unti nating na iintindihan, unti-unti tayong nagiging deeper sa knowledge ng ating Panginoon, sa knowledge ng kanyang pagmamahal. Kaya I pray na sama-sama po tayong lumago. Kasi sabay lang naman po tayo eh. Sabay lang po tayong lumalago sa word ni Lord. And let's not give up. And when there is a surprise test, I believe that God is gonna be helping us along the way. The Holy Spirit is gonna be helping us along the way. Kaya po maraming salamat sa inyong pakikinig. And patuloy at patuloy lang po tayo sa ating 5 minuto. And I pray na kasama ko po kayo sa paglago sa salita ng Panginoon. Kaya po God bless.
I thank you for your support. Thank you. Mabuhay.